Kapag po titingnan itong istasyon ng krus natin, eh halos lahat ay merong krus sa bawat larawan. Halos lahat. Ito ang daan ng Panginoon. Dito tayo inaaya ng Panginoon na nagnanais na sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. At siya mismo ay magdadaan sa krus na yan. At sinasabi nga niyang, ang anak ng tao ay huhulihin, pahihirapan at papatayin. Mamamatay siya sa krus. Pero, ito yung pero, at ito yung dagdag doon sa krus. Kung ang lahat ng krus natin, ang iniisip natin ay puro pahirap, puro pasan krus, pasan ko ang krus, ay para bang pahirap ang larawan ng krus, eh hindi naman ito negative. Ang krus ay hindi negative, ang krus ay positive. Yet kung merong pahirap at merong krus, equals merong madadagdag. At anong nadagdag? Nadagdag doon sa daan ng krus, sa kamatayan sa krus, ay muling pagkabuhay. Ang nadagdag doon sa muling pagkabuhay ay kaligtasan natin. At ito ang krus ni Kristo. Kaya hindi lahat ng krus ay pahirap. Ang krus ay daan patungo sa kaligtasan. Kadalasan yung krus ay hindi natin nauunawaan. Marami tayong iba't ibang pagkakaunawa ng krus. At kadalasan pa nga, yung krus, ang pakiramdam natin ay negative. Kapag meron tayong krus, meron tayong pasanin. Kapag tayo merong krus, meron tayong alalahanin. Kapag meron tayong krus, meron tayong pahirap. Ang krus ay hindi negative. Ang krus ay positive. Kaya kung mayroong krus, may madadagdag sa iyo. Kung merong paghihirap, merong ginhawa. Kahit doon sa English, sinasabi natin, no pain, no gain, no guts, no glory. Sinasabi natin yan. Kung hindi ka magdadaan doon sa krus, hindi ka rin magkakamit ng kaluwalhatian. Sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. At ang daan ng Panginoon ay ang daan ng krus. Ang anak ng tao ay huhulihin, pahihirapan at papatayin. Mamamatay siya sa krus. Ganun pa man, hindi sa krus magwawakas ang lahat. Magwawakas ang lahat sa kaluwalhatian at muling pagkabuhay. At para sa atin na nagdadaan ngayon sa krus at may krus pang pagdaraan ng pang iba, huwag po kayong mag-alala. At kung sakaling matapos natin ang buhay sa mundo ito, may pangako ang Panginoon para sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi ng Panginoon ay ito, kung saan ako naroroon, naroon ang aking lingkod. At pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.